Okay, good morning. So, andito po tayo para i-promote po sa inyo yung aming bagong produkto. At ito po yung ating Morishi Bayo Coffee. Ano po meron dito sa ating Morishi Bayo Coffee? So, ito po ay tinatawag po nating Botanical Alkaline Coffee. So, paano po siya naging alkaline? Simply because of the ingredients of our Bayo Coffee. Number one, ang pinaka-ingredients po nito ay probiotic, which mga good bacteria na nakakatulong po easily digest our food. Kaya sa mga may problem po sa digestive system, no, mahina po yung mga panunaw, no, ito pong ating kape ito ay napakaganda. Dahil ang kanyang pinoprovide po sa ating katawan ay yung tinatawag natin mga probiotic or mas kilala po sa good bacteria. Isa po sa magandang sangkap din po ng ating produkto ay yung tinatawag nating sinapol. Na ito po yung isa sa mga masarap na sangkap para talagang ma-enjoy po natin yung ating pag-inom ng ating Bayo Coffee. But the most important thing dito sa ating produkto ay unang-una yung pagiging non-acidic po niya. No? Kaya nga po siya tinawag na botanical alkaline coffee dahil hindi po siya acidic. Okay? Dahil karamihan po sa mga coffee po, no, in the market ay talaga ang sadyang sila po ay mga acidic. Pero ito po ating Bayo Coffee, isa sa mga kauna-unahang produkto po ng Empower and maaaring kauna-unahan din po sa mga produkto ng kape na Bayo Coffee na ito po ay non-acidic. So ito po ay alkaline. So para patunayan po namin sa inyo, meron po tayong kasama po isa sa mga production staff po, no, na gumagawa po ng ating mga produkto para samahan po tayo kung paano po natin makikita na ito pong produkto po natin ng Morishi Bayo Coffee ay alkaline. At ganyan din po, para patunayan lamang po din sa inyo na ang mga coffee po talaga ng market ay ano pa talaga ang kanilang mga measurement in terms of sa pH po. Okay, is it acidic or sila ba ay alkaline? So, first, pakita muna namin sa inyo yung aming gagamitin na pangpanukat para malaman po natin kung ito po ba ay nasa neutral. Kailangan iset muna natin kasi yung ating gagamitin na pangsukat kung ito po ay nakaset sa 7. Iset muna natin siya sa 7. So habang siniset po natin siya sa 7, kasi ang 7 po, when we measure the pH, eh yan po yung neutral. Okay? Neutral po siya. Okay? So meaning, non-acidic, non-alkaline. Okay? So anything below 7 that is acidic, anything above 7 that is alkaline. So first, let's try our brand X. Kung ano po ba ang kanyang sangkap or ano po ba ang kanyang sukat ng kanyang pagiging acidic pa siya or siya ba ay alkaline. Okay? Pour natin lahat. Okay. So, stir natin. So, habang ini-stir natin, buksan din natin itong ating Morishi Bayo Coffee at ilalagay natin doon sa pangalawang cup natin. This is our Bayo Coffee, and this one is our Brand X Coffee. Then
natin ha, bago natin i-measure ang kanilang mga pH. Okay, so now antayin natin na mailagay po itong ating material na gagamitin for to measure. So pakita natin, ilagay mo ulit. Okay. Naglulas, teka sandali, wala pang serving. Tumatulaw. Kailangan kasi mailagay muna natin sa 7. Kailangan neutral. Before natin isupat. Okay. Okay, so now, nasa 7 siya, so... Dito? Saan? Dito muna tayo. Saan? Dito, oo, yan. Okay. So, mini-measure natin yung brand X po natin. At tingnan natin, in a couple of seconds, kung ano po yung magiging sukat po niya. Okay na? So, ano po yung measurement? 6.1. So, definitely, dahil siya po ay below 7. So, ibig sabihin, ang ating brand X coffee ay acidic po siya. So, let's ibababad lang natin ng konti para malinis po natin yung ating panukat. Then, ibabalik natin sa 7. Kailangan ilagay natin sa neutral. Sa 7.2. Ayan, sa 7 ha? Okay, let's steer first our Orishi Bio Coffee, Botanical Alkaline Coffee, and then we will put yung ating pang-measure ng pH. Tingnan natin kung ito po ba ay acidic or alkaline. So, inilagay muna natin siya sa 7 para neutral. So, tingnan natin kung ito ba ay bababa para maging acidic or tataas ba siya para basahin as alkaline. 7.2. Oh, talaga. So, binasa po siya at ang lumabas po ay 7.2? 7.2. So, maliwanag po na ang ating botanical alkaline coffee, which is yung ating bio coffee, ay meron siyang tinatawag na low alkaline. Okay? So, ang pinaka-importante po dito na ang ating kape po ay hindi po siya acidic. That's the most important thing. Di ba? Yung pagiging 7.2 ang measurement po niya, which is low alkaline po siya, and definitely makakatulong na rin po siya para sa ating kalusugan dahil unang-una, bahagyang may konting alkalinity po siya na matatagpuan po dito sa ating produkto simply because the presence of our probiotic. Yun po yung kagandahan with our bio coffee. So, ito po yung bagong produkto po natin na nilaunch lang po natin recently. Kaya we encourage po all our members and even also our non-member yet no, na mahilig po uminom ng kape na itry po yung aming Morishi Bio Coffee, which is botanical alkaline coffee po ito. So, you can visit our website po at www.empower.com.ph or pwede nyo rin pong pasyalan ang aming mga branches. Here in Metro Manila, we have our main branch po here at 2388 Guadalupe, Nuevo, Makati City, along Antipolo Street po siya. Kung kayo naman po ay malapit sa Boni, and sa Mandaluyong City, just look, hanapin lang po ninyo yung ating GA Tower. No? Halos tapat po siya ng ating MRT Boni Station. Katapat po siya ng
life residence ng SM. Okay? So, ang ating product na ito ay meron po siyang 10 sachets na ang maganda po nito ay pwede po i-serve sa hot water. And then kapag na-serve po sa hot water, kung gusto po natin ilagay ng cold, pwede rin po. Tsaka lang po natin siya lagyan na lang ng ice, no? Para kung gusto po ninyo inumin siya ng cold, especially sa panahon ng tag-init, eh yun po, pwede niyong gawin po yun. Pero mas paganda din po talaga siya kung inumin po natin siya as coffee po talaga, hot coffee. Okay? So, yan po yung ating bagong produkto. Okay? So, pwede na po kayong bumili. Available na po yan sa lahat po ng mga Empower branches and also sa lahat po ng aming Empower centers. So, thank you very much po.